sacrifice is the sweetest when it's the reason why we get up every day. Good morning. Welcome to Our Fights, Live Sensible Comments. Last month, previous episodes were about how to make our Holy Week meaningful. The first inspiring woman in the Bible that will be shared today is Jochebed, the woman who sacrificed for her son. A selfless and loving mother who will sacrifice anything for the success and happiness of her children. She is Teacher Rizzi, our speaker for today. Isang pinagpalang umaga po sa atin. One of the precious months for all the mothers out there is this month of May because we are celebrating Mother's Day bilang pagdiriwang sa mga nagkatahi nito. At upang makibahagi po kami sa pagdiriwang ng ito, ay muli naghanda po kami ng special episode that will inspire all the mothers to be an amazing woman. We will be sharing with you the five amazing mothers in the Bible who truly teach a timeless lesson. And the first one is Jochebed. I will be sharing with you how she sacrificed for her son, Moses. Makikita natin ang kanyang sakripisyong ginawa para sa kanyang anak sa Exodus chapter 2 verses 1 to 10. Subalit, bago po tayo magpatuloy, sino nga ba si Jochebed? Si Jochebed ay isang Hebrea na siyang totoong ina ni Moses. Sa panahong ipinanganak si Moses ay ipinaputos ang paraon na patayin ang lahat ng mga sanggol na Hebreyong lalaki upang hindi na dumami pa ang kanilang lahi. Na siya namang hindi naging magandang balita kay Jochebed. Kaya, itinakas niya ang kanyang anak na si Moises at isinilip ito sa basket at ipinaanod sa tubig o sa ilog. Her love and sacrifices for her children has no limitations. She can sacrifice her life to bring us in this world. She went through painful experience just to have us. At wala na sigurong masasakit pa sa sakripisyong gagawin ng isang ina na mahiwalay siya sa kanyang anak para lamang sa kanilang kapakanan. Maraming maaaring isukot sa sakripisyo ang isang ina na kung minsan maging ang kanyang oras, trabaho, at sariling kaligayahan ay nakakaya niyang ihiwalay o kalimutan para lamang patuloy na maalagaan ang kanyang pamilya at ng kanyang mga anak. Alam natin hindi matatawaran ang pagiging isang ina. And by this, we can say that she lives a kind of sacrificial love Jesus has demonstrated in His own life. At may pagkakataon din na makikita natin sa Biblia ang ilang mga sakripisyong ginagawa ng isang ina na nasa Proverbs chapter 31, which tells us that a woman who is selfless, resourceful, and dedicated and works hard to take care of her family. The whole chapter of Proverbs 31 demonstrates the self-sacrifice of a woman, probably being one of the chosen ones. A mother gives her time and energy for her family. Subalit, higit sa inaasahan din ng Panginoon na magaparnan sa ina ay ang huwag masakripisyo ang kanyang relasyon sa Panginoon para lamang sa kanyang mga anak. A mother is willing to sacrifice for her children and again and again and again and again. That is why mother's sacrifice cannot be ignored. Maaari mo lang kahit na sino man ang makahihigit sa klase ng pagmamahal na ibinibigay ng isang ina sa kanyang pamilya, lalong-lalo na sa kanyang mga anak. Because it is a love that requires sacrifice that only a mother can do. Through her sacrifice, we can be reminded on the greatest sacrifice that was made on our behalf. And that is the sacrifice of Jesus and our Heavenly Father, when He allowed His Son to die on the cross of Calvary just to save us from our sins. Let us always be reminded that mothers are the best gift that were given to us by God. Blessed Monday to all. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga ina, and to God with all the world. I can say that I am being a good example to my son Zeki when I give my tithes and offering to God, kapag nakikita niya na ibinibigay ko ng tama ang tithes and offering ko sa Lord. That's nice, Ma'am Karen. And as a son naman, I can say that a mother is being a good example or an exemplar to her children. The same also kapag yung kanyang mga tinuturo o sinasabi ay nagagawa mo na niya. That's the time that you can serve as an example at hindi ka mababalikan
dun sa bagay na itinuturo mo sa kanila. Kalagib ng sakripisyong ginawa ni Jesus nang siya ay mapako sa krus ng Kalbaryo ay ang pinakamainam na regalo na maaari nating matanggap sa araw na ito at ito ay ang kaligtasan. And to lead us for the prayer of salvation, here is Ma'am Mildred. Umuko po tayo doon na lang. Ama, maraming salamat sa pagkakataong ito. Ako po ngayon ay lumalapit at nagpapakumbaba. Patawarin po ninyo ako sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Sa oras po ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Puspusin po ninyo ako ng inyong Santong Espiritu at Labanana. Kayo na nga po ang siyang masunod sa lahat ng aking mga gagawin at sa lahat ng aking mga plano. Isulat po ninyo ang aking pangalan, muntitin po natin ang ating mga pangalan. Sheila S. Martino. Sa Aklat ng Buhay. In Jesus' name. Amen. And for the power of declaration, Teacher Karen will lead us. With conviction, I declare that by the power of the blood of Jesus, we're all COVID-19 free. Coronaviruses are defeated all, and there's no weapon formed against us shall prosper, and we would enjoy each day of our lives, knowing that we lack nothing. In Jesus' name. Amen. Pahalagahan natin ang bawat sakripisyong ginagawa ng ating mga ina sapagkat hindi matatawaran ang kanilang ginagawa. That's all for today's episode. Until then, this is R5's Life Sensible Commons.